Grabe, excited na ako. What's up mga kamoto? Welcome back sa aking YouTube channel. I know, it's been a while since nakapag-upload ako ng video. Eh wala tayong magawa eh. ECQ nga, hindi tayo makagala. Tsaka nakakatamad sa bahay. Kaya nga 'di ba, sabi ko, promise ko tatapusin ko na 'to. So, ito na. Update ko kayo sa aking CLX. Nakikita niyo 'yan after 90 days. Yes, more than 3 months na sa atin si Venom or CLX. Pasensya na kayo yung ingay sa background, nasa tabi tayo ng kalsada as you can see. So pagpasensyahan nyo na. But yun nga, update ko kayo sa mga upgrades ng motor na to after 90 days. Yan. Pero kung hindi nyo nalilimutan, no, nag-upload na ako before, after 45 days naman yon. I suggest kung first time nyo dito mapanood itong video na to, panoorin nyo muna yung episode na to. Yan, dyan ko in-update kayo sa mga ginawa ko sa aking motor after 45 days. Yan, para hindi kayo maguluhan or alam nyo yung nangyari sa aking motor bago itong 90 days. Yan. So kung first time mo sa aking YouTube channel, maraming salamat sa iyong pagbisita. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakilike na rin ang aking Facebook page, ang Rocco Motor PH, pati ang aking munting online store na Motoworks. Shoutout muna, Liqui Moly! Yan! Ganda ng jersey namin. Siyempre, bago tayo lumayo pa, quick shoutout na rin tayo kay Jay Guerrero. Yan, maraming salamat kay Jovencio Predentino. Joseph Garcia, Spidey Taba, di ko alam, basta Spidey Taba yung naita ko. Yan, maraming salamat sa iyo. And syempre sa aking kapitbahay na lagi nag-iintay ng aking bagong video, si Kuya Neil. Yan, Kuya Neil, maraming salamat sa iyo. Ito na, gumagawa na ako. Ito lang muna kaya ko kasi bawal pa lumabas eh. Yan, maraming salamat. Maraming salamat mga kamoto sa inyong patuloy na suporta. As usual, hatiin natin to sa tatlong categories: the safety, performance, and then aesthetics. Siyempre, doon muna tayo sa safety. Ano mga nabago dito pagdating sa safety? Ito, dinagdag ko yung slider. This one. Yan. So, as you can see, nilagay na natin siya ng slider. Yan. Bakit slider? Well, may choices ka naman. Pwede ka magpa-crash guard and then itong slider. Mas pinili ko lang itong slider kasi mas simple lang siya. Yun lang. Gusto ko lang simple at it will serve the purpose naman. Tapos, bakit ko nilagay yan, no? Remember, sa aking previous vlog, sabi ko wala akong balak itry yung rollover sensor kasi itong motor na to, meron tong rollover sensor. Ano ba ginagawa nun? At a certain angle na nag-lean yung motor, let's say pag na-accidente ka, syempre tutumba yan, no? Pag na-sense ng motor na nasa angle ka na ng pasemplang, yun, mamamatay automatically yung engine. For your safety yun. Bakit ko nakwento? Kasi na-try ko na. Yes, unfortunately, na-try ko na. May good and bad. Bad na try ko at sa EDSA kasi biglang may huminto sa harap. So biglang
preno ko, na tamaan ko ng konti yung bumper niya at nawalan ako ng control kasi mabigat. So naihiga ako. Dahan-dahan lang naman. Wala masyadong damage sa akin maski doon sa kotse. Pero nung nahiga ako, aba, namatay yung makina. So yun, ang galing, astig. Gumagana yung rollover sensor nitong CLX natin. Good siya in a way na reliable yung feature na yun. Kaya nilagyan ko na siya ng slider. Just in case na mangyari ulit, eh, protected na yung engine natin because of the slider. So yun, astig yung rollover sensor. And then this one, the slider. Nabili ko siya nung Lazada birthday sale. Nakuha natin siya in a good price. Kaya good na good yan. Okay, move on tayo sa side mirror. This one, yung side mirror natin ngayon, foldable siya. Ayan o. So, napo-fold siya. Kung mapapansin nyo yung dati kong side mirror, yung stock ng Honda Rebel 500. Ngayon, trinay naman natin mag-bar end side mirror. Kaya ko siya nagustuhan kasi maliit lang siya pero naka-concave. Medyo concave yung mirror niya. So, wider yung view. Yan. Maliit pero wide yung view. Kaya, trinay ko. For the sake of trying, nagustuhan ko siya. Kaya pahinga muna si Honda Rebel. Pero ito, highly recommended. Dito ko siya nabili. Yan, easy kill. Kung gusto nyo, i-try nyo i-search sa FB. Pero highly recommended ito. Sa lahat ng bar end mirror na na-try ko, ito yung the best. Yan. And ano pa ba? GPS. May built-in GPS na to. Actually, yung GPS na nilagay ko dyan is yung GPS pa rin nung nalagay ko doon kay Aerox. Tinanggal ko lang. So, nilipat ko dito. Ayan. So, bigyan ko kayo ng quick demonstration. No? So, right now, ito yung application. Nakikita ba? Ayan. Ayun. So, sa real time, pag pinindot mo to, ayan. So, sinasabi niya dyan kung nasaan real-time yung motor. And tama-tama, nandito tayo sa Guadalupe. Sa Guadalupe Bliss. So, yun. So, gumagana yung GPS niya. Nalolocate ko siya. Astig. Pwede mo rin makita dyan yung history. Let's say kung ano yung ginawa ko today. Yan. So, pinakita niya, mapapakita niya dyan kung ano yung mga pinagpupuntahan ko today. Yan. Simple lang pero ang daming useful feature nitong GPS. So medyo kampante na ako na safe yung aking motor. Yan. Ngayon punta naman tayo sa performance. Ito na yung mga nabago pagdating sa performance. Unang-una, na-reflash na to. Meron akong separate vlog about it. And ano ba nangyari? Sobrang laki ng pagbabago, men. I mean, yung torque mas sumisibat kasi dati may delay. So pagka nag from zero na, let's say sa traffic light, ang bagal ng acceleration. Pero pag kumagat na yung mga 4000 RPM ganyan, biglang sumisibat. Ito from zero, bang, sibat. Yan, ito na yung gusto ko na siya ngayon actually. And pagdating naman, ito yung difference. Nung na-reflash na, yung sport mode, mas naging sporty. Yan. Yung eco mode, mas naging eco mode. Sobrang kunat naman, men. And dati, kaya ko eh. Dati sa city ride, kaya ko mag-eco. Pero ngayon, parang sporty na lang lagi. Yeah, ganun. So, naging extreme. Mas sporty, mas eco. So yun, pero gustong-gusto ko na siya. Sporty, kayang-kaya, masarap, mas suwabe yung arangkada. Yan. 0 to 80, kaya ng mga 5 seconds. Yeah, around 5 seconds. Ganun siya kabilis. Yan, panalo yung reflash na. Highly recommended sa lahat ng nakabili ng CLX. Ang purpose naman yan talaga is for your safety. Para hindi ka masyado dumadamba. Kasi nga, malakas yung motor. Pero kung sanay ka na, at ayaw mo na yung delay, naiinis ka na sa delay, yan, go to Caloocan, Motostrada, and then pa-reflash nyo na. Sulit yan. Only for CLX owners. Yan. Ito na.
Pagdating sa performance, yung pipe, pinakat delete na rin natin. Kasi kung maalala nyo dati, slip on lang yung nilagay ko. So yung pinaka-tip lang na ng pipe. So iniwan ko yung catalytic. Pero pambira kasi mga tropa ko nga sa ride. Ang lalakas ng mga pipe nila. Hindi ko na marinig yung motor ko. Hindi ako makapag-ship ng maayos. So wala, napilitan ako. Kahit ayaw ko pa sanang tanggalin yung catalytic. Tinanggal ko na. Yan. So full exhaust na to. And right na paparinig ko sa inyo, ha? Para may idea kayo. Wait lang. Ayusin ko lang to. So lalagyan natin ng decibel reader. So try natin record with the decibel reader from my app sa phone, no? So hindi ko sinasabing accurate to, pero at least meron lang tayong idea. And you have to understand din, maingay na rin yung surrounding. So plus or minus tayo, okay? So here we go. This is the idle. So recording na siya. As I can see from here, yung recording nung app ko is nasa around 88 to 90 decibels yung idle. Yan. Re-rev ko. So yun, ganda di ba? Bumbo. Ngayon, i-rev natin sa 4,000 RPM and then tingnan natin kung ano reading. Okay? Record. Okay. So yun, ang naging result, ang pag naka-idle, ang average daw natin is 89 decibel, which is pasok na pasok sa LTO. And then pagka ni-rev mo naman ng 4,000 RPM, ang average is 90, pero pumapasok siya or pumapatak siya ng maximum ng 112 decibels. Oh, no. Alam ko 105 lang ata ang allowed ng LTO. So, bahala na. Anyway, so, di ba ang ganda rin naman ng tunog? I mean, mas pipiliin ko na lang ikipagsapalaran na lang ako. Yeah. So, yun. Again, hindi ko sinasabing accurate to kasi nga app lang to sa phone. Yan. Pero yeah, what can you say about the sound? So comment kayo below sa comment section kung ano yung masasabi nyo when it comes to sound. So wala na yung catalytic. Alam nyo ba kung gaano kabigat yung catalytic? 5 freaking kilograms. Ganun kabigat yun. Kaya nung natanggal to, syempre gumaan. Mas ramdam na ramdam ko tuloy yung sibat ng motor. Happy naman ako, to be honest, happy ako sa bago kong pipe. So yun ang pagdating sa performance. Naka-reflash to and then sinamahan pa ng full exhaust na system na pipe. So punta na tayo sa aesthetics. So una is yan, may windshield na yan. Nabili ko rin sa Shopee. I don't think may use siya pagdating sa pag-deflect ng hangin. I'm not sure, pero I don't think so. Pero more on aesthetic siya. And maganda siyang tingnan for my taste. So yun. Wrap. Yung body wrap. Kasi instead na magpapintura ka, yun na lang gawin mo para reversible. Pero ako lang gumawa niyan. Kasi ang mahal magpa-wrap. Yung mga tropa ko, nagbabayad ng 5K, 6K para i-wrap yung buong motor. Wala akong ganon. Ayoko gumastos ng ganon. So, nakahanap ako ng supplier, ng sticker. Which is, sobrang mura lang. And ako na lang ang naglagay. Hindi nga lang pulido, katulad ng mga professional. Diba? Pero at least hindi ako naglabas ng 6K. I think itong
sticker ko eh gumastos lang ako ng 500 pesos. Mga around ganun lang kasi madami-dami rin eh. Tapos yung iba pininturahan ko na lang ng spray paint. Yan. And as you can see, hindi ko rin siya pinunong black. Kaya ko lang naman gustong gawing black to para magmukhang mas malaki yung motor. May tropa tayo na si Alex. Shoutout sa iyo, Rome. Yan, siya yung kauna-una nakita ko nag all black. Hanip, ang laking tingnan nung motor. Yan, so sabi ko, ah, okay pa lang black. Kaya nilagyan ko lang yung gilid kasi sa rehistro, silver pa rin, ay gray pa rin yung color nito. So, hindi ko pwedeng gawing black lahat yan. So yan, nag-wrap lang ako and tingnan nyo naman, ang laking tingnan, di ba? So yun, okay na okay ako dyan. Kahit na hindi pulido, may mga bubbles. Okay lang yan. Okay lang yan. And lastly, today, galing tayo sa Manila, which is gagawin ko yung vlog after this video. Nagpa-thermal wrap tayo. Yan. Yung sa pipe, yung header, tsaka yung link. All the way sa pinaka parang tip na nung ng pipe, pina-thermal wrap natin. Yan. Ang benefits niyan kasi, well, ito yung explanation sa akin kanina ni Sir Aaron. Lahat daw ng lalabasan ng init ng pipe, nako-concentrate dun sa dulo kasi nga napipigilan ng thermal wrap. So lahat nako-concentrate palabas. Alam niyo yung tunog kanina, sobrang parang buong buo compare sa wala na thermal wrap. So satisfied ako, parang mas naging bassy yung tunog ng motor ko kanina. Pero ang advice sa akin, huwag ko daw iiwang basayan. Halimbawa, galing ako ng bike ride ng maulan, hintayin ko daw, i-idle ko muna, hintayin ko daw matuyo muna o mag-evaporate yung tubig doon sa thermal wrap. Kasi pagka iniwan ko daw ng basa yung pipe na naka-thermal wrap, doon daw baka mag-cause ng rust. So, parang maintenance niya, I'll make sure na hindi basa yung pipe na iiwan ko magdamag. So, yun lang naman. Eh, feeling ko sa init ng pipe, ituyo agad yan. So, yun. Siyempre, not to mention, ang gandang tingnan. Ang astig tingnan. Parang, mas naging mama tuloy yung motor ko. Yan. So, kung gusto nyo rin magpa-wrap, search nito sa FB. Yan, Maximoto. And, kausapin nyo na lang sila kung paano yung arrangement nyo, no? And also, nagko-customize din sila ng mga motor. Basta, feasible daw gawin, gagawin nila for you. And then, syempre, kayo na mag-usap. Yun. Pero yan, lastly, naka-thermal wrap na ang ating pipe. So yun, normally yun lang yung nangyari after 90 days. Kasi nga, na-picture ko na yung iba kong binago dyan nung vlog ko after 45 days. So, I suggest talaga panoorin nyo muna yun para may continuation sa ngayon. Okay? After 90 days ba, kung tatanungin nyo ako, I still recommend this bike. Pagdating sa value ng pera, sulit na sulit talaga to. 370 pa rin, well, 369,800 pa rin ang SRP. Pero ang dami nitong features. If you want to know more about the features ito, you can check my vlog, mga recent vlogs. Sulit na sulit ka pa rin dito. And after 90 days, na experience ko tong motor na to, in love pa rin ako dito. Wala akong masabi. Highly recommended. I mean, yun lang. Ang pipigil lang talaga sa iyo dito is yung mindset mo na baka kasi gawa siya ng China or yung height baka hindi mo abot. Yun lang. Pero I'm telling you, kung i-open mo yung mind mo, wala pa ako naging problem talaga dito. Oh, sakit ng ulo dito sa motor na to. I so love this bike. Wala akong masabi. Yan. So, after 90 days, yan lang naman yung update ko sa inyo. Still, number one siya sa akin. Number one siya sa akin. So, yun lang. Kung meron kayong tanong o suggestions, just comment below. Maraming salamat sa inyong support at panonood. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa comment section.
stay safe, stay at home, and kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na vlog. God bless. Bye.